Good morning, ma'am! How are you today? I'm good. Thank you for asking. There you go. What are you hauling today, Nestor? I'm hauling a paper, roll paper. There's a lot. And where are you going with that? Limars, Iowa. Okay, is there anyone else on board with you? I'm alone, ma'am. When was the last time you crossed here? If I don't mistake, that was last year. I don't know what is exactly. What have you been doing since then? I've been doing the... Ay, mga kaibigan, nandito na tayo sa stop light dito. Huling stop light bago yung US custom. Masyadong mukhang busy yata sila, mga kaibigan. Ang haba na yung nasa likod ko eh. Oh, sinisilip ko rito sa side mirror dito, haba. Mag 40 minutes. Mag 52 minutes na akong naka off duty. Off duty ko muna yung sarili ko para hindi niya ubusin yung oras ko. Busy sila mo ang ilang ano ba ang bukas? Isa lang ba? Wala nung huli akong nag-US, mga kaibigan. Hindi ako nagkakamali, nasa kabilang ano ba tayo na, no? Kabilang company tayo nung July. August, nandito na tayo sa Droppers. July, August, September, October, November, December, January, February, March. March na ngayon, guys, no? 8 months din akong ano? 8 months. Din akong hindi nakapag ano? Nakapag US. Kabahaba rin. Pay attention kayo sa mga tatanungin sa akin kasi talagang maraming tatanungin sa akin ng mga yan. Meron pang tatanungin ako dyan kung nakulong ba ako, mga ganyan din yan. Tignan lang natin na mamaya kasi nung nakaraan noon, nung nanganak si Mrs., nag 3 months din ako dati na ano, no? 3 months din akong nag-vacation leave nung nanganak dun sa bunso namin. Alas nung bumalik ako sa Karsada, tumawid ako ng border, yun, daming tinanong sa akin, hindi natin maiwasan yan, ganyan talaga yan. Gawin natin yung mas. Haba doon, malapit-lapit na tayo doon sa ano, ilang truck na lang yung nasa unan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang 7 tayo. Nestor Trinidad, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Mm-hmm. Yes! Ganyan itong electronic logging device natin, mga kaibigan. Pagka may bagong update katulad nito, operating zone, sabi niya ito, tingnan nyo. Mayroon na siyang ano, tanggalin ko lang muna. Tatanggal naman eh. Bright ko lang. Mayroon siyang ano, guys, nakasulat. Nestor, the ELD has detected an operating zone change into USA at March 6, 2022 at 10:38:46. Please confirm this operating zone change is accurate to record the ELD event on your RADS. Your available hour in this operating zone are DOT 8 hours. Okay, so yes. Yan.
And nagpalit siya mga kaibigan ng hours of service na naging DOT, 8 hours na lang yung natitira ko. Ayun, ilalagay ko ang sarili ko rito. Maya-maya, may 4 na oras na, I mean 4 na minuto pa bago mag 1 hour yung off duty ko. Change ko yung sarili ko ng on duty border crossing para meron akong record sa ating e-log. Busy day, busy day. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Hours, di ko alam makakarating ka doon. Agagahan ko nalang bukas ang pick up. Kasi meron pa tayong almost ba't ko muna kung hindi na nag-update? Matlo na lang tayo. Lagay ko na sarili ko guys na on duty border crossing Emerson. Okay. Nasabit pa tayo eh, mahirap na. Stop or stop sign. Mga papilis natin. Tandaan guys, pagdating natin doon sa mismong boat, yung border officer, huwag natin isiset yung mga parking natin. Patayin lang natin yung engine. Huwag iset ito. Kasi bawal. Maingay, masakit sa tenga sa labas. Magagalit yung mga officer. I-separate ko lang ito. Diyan lang kung kailangan nila. Tsaka ako ibigay sa kanila. Move tayo pag wala, maklear na yung yung mismong linya na yan. Kaya lang natin siyang lumaan. Yun. Good morning, ma'am! How are you today? I'm good. Thank you for asking. There you go. What are you hauling today, Nestor? I'm hauling a paper, roll paper. That's a lot. And where are you going with that? Limars, Iowa. Okay, is there anyone else on board with you? I'm alone, ma'am. When was the last time you crossed here? If I don't mistake, that was last year. I don't know what is exactly. What have you been doing since then? I've been doing the container in Traverse, like the container plate, Canada, Winnipeg to Vancouver, okay. Back and back, yeah. What do you have on board to declare? I have a pre-cooked already food here that my wife already it already cooked. Veggies, rice, that is already cooked. Any fresh fruits? No, ma'am. Fresh vegetables? No, ma'am. Anything else to leave in the U.S.? No, ma'am. Have you been fingerprinted or arrested for any reason? No, ma'am. So far. I'm going to go over to that big building over there, and when you pull in, you're going to take this and get out of the truck, and then follow their directions. Okay.
then they'll give you a ticket when they're done. Okay. Oh, thank you. All right. Yan. Nakakita nyo naman guys, no, yung ano, yung mga katanungan ni Madam. Wow. Kailangan nating magpa-X-ray dito kasi first time natin dumaan ulit dito. Ay may pupuntang US. Normal talaga yan. Yan. Itong large building nito. I-X-rayin tayo. Kaya kung ano mang mga dala-dala natin dyan, Ultimo bed bugs, malalaman nila kung may dala kang bed bugs. De, joke lang. Inaano dito kung may mga ano tayo sa load. You know, alam nyo na, siyempre, papunta tayo sa US, kukrossing ka ng custom, talagang titignan talaga maigi yung dala-dala natin. Okay, so change. 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Off duty. Change ko na muna off duty ko. Unang biyahe natin mga kaibigan, dito sa US. Guys, yung experience ko sa pagiging long haul, hindi pa ano yun. Kumbaga sa ano, 50% pa lang dun sa mga kasamahan nating mga matatagal na kahit pa mas matagal ako mag-drive sa kanila, nagkaroon ng license, mas mababa pa rin ako kapag hindi ko nakuha yung mga experience katulad ng flat deck. Kasi ito madalas pa lang na hinihila ko, ang nahihila ko pa lang eh, reaper, tsaka container, yun pa lang ang nahihila ko. Pangarap ko rin magkaroon ng experience sa flat deck guys, sa long combination vehicle, yun. Yun, mayroon ng green light. Okay. Neutral. Yan. Punta tayo doon. Antayin lang yung ano. Matapos dalhin ko yung mga papel na yan. Okay. Kailangan nila. Shut up natin ang engine. Dalingan na to. Bill of bleeding. Thank you.
0 minutes of remaining drive time. Alright guys. Tapos na tayo dito sa X-ray. Dito ko lang muna. Hindi tayo nakakalabas sa gate. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Okay. Sakit sa mata. Maliwanag masyado. Ayan guys, pinutol nila yung ano, yung silt. Tinanggal yung silt na inilagay ko. Na panood naman natin, no, mga kaibigan, doon sa previous video ko, no, yung paglagay ko ng silt. At pinalitan nila ng border silt dito, US border silt. Sila lang naman nakakalam kung ano yung ano nila doon. Siyempre dahil first time lang natin, no, lumabas ulit ng Canada to US. Yan ang cut to Canada. Gusto, may problema dyan ka dadaan. Kaya mabusisi pagka ano, kala ko mabulilyaso pa. Kala ko maghantay pa ako ng mga ilang oras dito. Buti nilang hindi. Tapos lastly but not the least, syempre yung ibinigay nilang seal, I mean yung ticket para makalabas tayo rito, para magbukas yung gate na yan, parang kahoy na yan. Thank you for your visit and have a safe drive. Alright, thank you too. Yes! Alright. Yan guys, tuloy-tuloy na tayo. Maayos naman tayong nakadiretso. Nihinto lang ako dito, tayusin ko lang yung mga papeles ko. Ilagay ko sa trip envelope at baka mamaya magbukas ako ng ano, magliparan pa. Magliparan yung mga papeles. Mahirap pa ano. Mayroon paghabol ng papel sa ano guys, sa tawag nito, sa arsada. Ito, ito ka, itong Ace Manifest pa guys, papuntang US to, ah, hindi nila tinanapan. Ito ang tinanakan nila, seal, sabi niya, nakikita natin. Seal broken for inspection by Custom Border Protection, Pimbina, North Dakota. May tatak sila. Instampan nila kaganinan kasi pinalitan nila yung ano, yung seal yato. Dito ka lang muna. Para hindi kaliparin din. Dito lang. Yan. Yan. Tapos itong passport natin, tago ko na muna. At baka mamaya ma-maze place ko pa yung pasaporte natin guys, ha. Importante to, hindi na tayo makakabalik ng ano, ng Canada niyan kung wala tayo niyan. Marami pang bulilyaso. Alright you guys, once again nandito na tayo sa US. At yeah, dire-diretso pa yung ating biyahe. Kaya naman guys, maraming salamat, no, sa walang sawan yung pagsuporta sa mga video vlog natin. Ingat kayo, stay safe, stay warm. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng ating video vlog. Peace out guys! Bye! Lakay Pinoy Tracker.